parted the raging sea. My God, He holds the victory. Blessed morning, brothers and sisters. Ang saya ko ngayon kasi mapapahinga ako magturo. All right, and of course, dahil yung feeding ng Panginoon at yung gagawin ni Lord sa atin, purihin ng Panginoon. Mga kapatid, nakapag-speak na po rito dati yung ating pong guest pastor today. Okay? Alam nyo, nakakatawa si Lord kasi the last time that we invited Pastor Joe here, it was also the same time, November. Actually, November 10 natin siya in-invite before the pandemic. That was 2019. We won't forever forget yung pagpunta niya rito noong November 2019 dahil it was really a milestone for us. No? Dahil the Lord gave us this opportunity na kahit kaunti man lang makapag-ambag tayo dun sa work ng gawain ng Panginoon sa missions, okay, through the life of Pastor Joe, because Pastor Joe is ministering to our dear OFW brethren in Japan. All right, so alam niyo po, napaka dakila ng ginagawa ng Panginoon doon sa ministry, because hindi po ganoon kadali ang magkaroon ng church at mag-sustain ang ministry sa isang lugar na kapareho ng Japan. They call Japan as the graveyard of missions. It's the graveyard of missions. And as you all know, we have been sort of like, ito yung term ko comrades. Ano po, dun sa dati po naming ministry, we were in the same ministry, and siguro the reason why Brother Joe is very dear to my heart, because when I was new in the full time, all right, siguro mga nakaka 2 years pa lang ako or 3 years pa lang ako sa full time, I won't forget that even though I was so new in the full time ministry, he was one of those who already believed in me. Okay, he was one of those who believed in my call, all right? And at that time, he was the pastor of the church in Brunei, okay? And I was quite new in the ministry, but he asked me to be one of those who would handle the prayer workshop of the church in Brunei, all right? So I just felt na wala naman akong kaalam-alam pa, kabago-bago ko pa lang sa ministry, but this person was trusting to, alam niyo po yun, to allow me to practice my gifts and minister to the congregation that he was handling there in Brunei. Since Brother Joe was a former soldier, yung mga binibigay sa kanya ng mga ministries nung church po namin before are places that are difficult. Okay, so one of that was nga Brunei. And then after that, he was assigned in South Korea. Okay, so again, it was in a congregation kung saan ang mga mini-minister niya po ay mga OFWs. All right, and I remember, nagkaroon din kami doon ng prayer workshop. All right, and then yung pinaka-last, before we finally separated ways, was the work in Japan. Okay, that's really, really not a joke, okay? Because he would reach out to Yakuzas, all right, to Filipinas, victimized by these Yakuzas, ano po. So, to be able to plant a church in Japan is
really, really just by the sheer grace and power of God. And as I have mentioned in the past dun po sa mga Sunday service natin, we all know that Brother Joe is no longer, ano po, is no longer young. Okay, but you are just amazed kung papaano pong siya ay binibiyaan ng Diyos ng katakot-takot na lakas. We had dinner with him last night. Natanong ko kung kailan siya pinanganak eh. And Brother Joe is 74 years old. All right, he's 74 years old. But wala kang glory to God. Okay, wala po siyang sakit sa awa ng Panginoon. At ang nakaka-amaze kasi hindi pa siya nagre-retire. Kagagaling lang niya ng, oh po, nakakagagaling lang niya ng Japan last month. Okay, kasi nga po, hindi na po siya po pwede mag-stay doon. All right, hindi na siya pwede mag-stay doon no, for good dahil nga po, for reasons na rin of health, safety, all right, and of course, no joke to sustain no a pastor in Japan kasi nga po sobrang expensive po ng standard of living po roon. At nagbiyahe si Brother Joe kagabi from Manila, okay, at as usual, ang aga niyang dumating, okay, ang aga niya po, because he is ano nga po yung kanyang disciplined lifestyle, kami pa po yung na-late. Kami kasi na, anyway, long story, but still it's just very typical of Brother Joe that he is always on time like a soldier, and not just a soldier in his career in before, but he's a soldier of Jesus Christ. He's a soldier of Jesus Christ. So, brethren, we are just so privileged and thankful that we are going to be ministered by a veteran in the ministry, in the church, na ang tagal niya na po sa gawain ng Panginoon. At sigurado po akong asintado yung salita ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Let's all give the Lord a big hand for Pastor Joe Mariano. Pinagpalang araw po ng Panginoon sa inyong lahat. Maaring parang napaka anong pakinggan niyo sinabi ni Pastora Ann? Veteran? Sa bagay halata naman. Pero sa totoo lamang po ay at my age, 40 years in the ministry, hindi ko po pwedeng ipagmalaki. Ako po ay kahalintulad pa rin ng bawat isa sa inyo. Answer. Overwhelmed lang po ako. I mean, nasa proseso pa rin po ako, kagaya ng bawat isa, na tinuturuan pa rin ng Panginoon, ginagabayan pa rin, or else, kinuha na niya ako. Pero nandito pa rin po. At muli ay isang malaking pagpapala para sa akin na ako ay makasama ninyo ngayon, makipanambahan sa inyong pagtitipon, at isang panibagong pribilehyo na ihatid ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating lahat ngayon. Marahil po magandang maunawaan natin na hindi na, kung maaari po talaga, ayaw ko yung pagmamalaki na ang tagal mo na sa ministry, ganito or what. Kasi po, pare-pareho lang. Hanggat tayo ay naririto sa lupa, tayo po ay nasa proseso pa. Lahat. At narito lamang ako upang ang konting ipinagkaloob ng Diyos ay maibahagi. Ngunit sa umagang ito po, marahil ay ang mensaheng ating mapapakinggan
ay very common na sa maraming Kristiyano. Very common considering the fact that you've been with two theologian pastors, Pastor M and Pastor Ann. Kaya po, parang simple, payak na mensahe na alam na ng lahat. Ngunit ipanalangin po natin na magkaroon ng fresh revelation ng Holy Spirit sa atin, fresh message sa ating mga puso sa habong ito, habang siya po ay nangungusap sa atin ayon sa kanyang layunin at pangangailangan ng bawat isa. So, ito po yung gusto kong maunawa muna natin. Ang ating pong tatalakayin ay mula po sa Luke chapter 16, verses 19 to 31. At babasahin ko lamang po sa New American Standard Bible. Meron? Ayun. Luke 16, verses 19 to 31. Now there was a rich man, and habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in this flame. But Abraham said, Child, during your life you receive your good things, and likewise Lazarus bad things. But now he is being comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. And he said, Then I beg you, Father, that you send him to my father's house, for I have five brothers, in order that they may warn them, so that they will not also come to this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. But he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they did not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded even someone rises from the dead. Yung mensahe pong ito ng salita ng Diyos ay, sabi ko nga, payak na payak. Ngunit, humingi po tayo ng sariwang mensahe mula sa Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming mga na nasa langit, luwalhatiin ka sa araw na ito, Panginoon, higit sa anumang araw, Panginoon, sapagkat ipinagkaloob mo na muli ang pagkakataon na kami po ay magkasama-sama ng inyong mga anak dito po sa Gospel of Grace Church, Panginoon. Hindi lamang po upang ikaw ay sambahin, kundi upang nais po namin makarinig ng sariwang mensahe mula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, na maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Kaugnayin po ninyo ang bawat puso. Mangusap po kayo ayon sa bawat pangangailangan. Ipagkaloob po ninyo, Diyos, ang inyong biyaya at kahabagan sa bawat isa. At maganap ang iyong pinakamabuting layunin sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Una po sa lahat, I would like to say that the Word of God has to be preached truthfully and faithfully without deviation. Bakit po ganon? Kasi po, kung minsan ang salita po ng Diyos ay nagiging dahilan ng discomfort o pagkainis o sumasama ang loob ng iba, because the Word of God is all about life and death.
And not just in this earthly life, but most especially in eternity. Kaya po, ibig sabihin po ay seryosong bagay ito, ngunit parang napakagaan lamang, parang baliwala lang na pinag-uusapan na maraming tao. You see, the Word of God, first of all, first and foremost, reveals that the Lord Jesus Christ is the only source of our salvation and the only way to eternal kingdom. And among many other truths, ang salita po ng Diyos ay naghahayag na ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay isang katotohanan na hindi maaring mapasubalian. At ganun din naman, ang walang hanggang dagat-dagatang apoy ay totoo. Ngunit, gaya po na sinasabi ko, parang wala lang sa maraming tao. In fact, I used to be like this. Ginagawa kong joke nung ako po ay nasa mundo na halos lahat ng klase ng kalukuhan na pagdaanan ko, huwag na niyo uungkatin, nakakaya po. Ano po? Pero talagang ginagawa kong joke ito noon. At maiinis kayo sa akin at matatawa ko kayo sa joke na yun na ginagawa ko, pero hindi ko na po sasabihin. So this is not to scare anyone. Wala pong takutan ito. Kaya lamang po, mahalagang paalala na hindi ninanais ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak sa walang hanggang apoy na nilikha niya hindi po para sa atin, kundi intentionally para sa mga anghel na pinamumunuan ni Lucifer na naging Satanas, na nagrebelde laban sa kanya. Ang problema po, ang tao kumampi at naniwala sa mga panlilinlang ni Satanas. At dahil dito po, mapapasama rin sila kung saan ang kinaroonan o papatutunguhan ng mga nagrebelding anghel kung hindi magsisisi at magsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Yun po yung problema. Kaya po, ang Panginoong Hesus mismo ang nagtuturo ng katotohanan ito na ang pansamantalang buhay dito sa mundo ay saglit lang dito at pagkatapos nun ay walang hanggan. So this life is temporary na sobrang pinapahalagahan ng tao to the point na parabang sila ay mananatili rito sa walang hanggan. Yun po, yung malaking problema. Yung pong eternal existence natin na yun ay alin lamang sa dalawa, sa walang hanggang kaharian ng Diyos o sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. Walang middle place. Yung lagi ko sinasabi, walang purgatorio. May purga. Walang purgatorio. Wala pong limbo para sa mga batang hindi pa raw nabinyagan. Dahil sabi po ng Panginoong Yesus, ang mga bata ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po? So, alin lang sa dalawa? Hindi pwedeng... nakakalungkot po na napakatagal na natin nagsasabing Kristiyano, ang buong Pilipinas, nagmamalaki na the only Christian country in Asia, pero napakalaking kasinungalingan. Yun po yung malungkot na katotohanan. Kaya dito po ay makikita po natin yung concern ng Panginoon. And to begin with, may I remind us once again that the kind of life we spend here on earth will determine our final eternal destiny. Dito pa lamang, malalaman. And before I got misunderstood, tunghayan na po natin ang ating tinatalakay, and I would like to share to you the 5 facts about the life that the Lord has presented here in Luke 16. Number 1 po is there is consciousness, a conscious existence after death. We can see that in verses 23 and 24 at pagkatapos sa 27 at 28. Nandiyan po, hindi ko na po babasahin. Ano po? Sige po, basahin natin doon. Conscious existence. Ano po yun?
sa buhay, sa kabilang buhay, pagkatapos po ng buhay na ito, ay pareho pa rin po na we will still have all the same complete and exact senses that we have here on earth. Kung ano po yung nararamdaman natin dito, ganun pa rin po ron. Pero, hold your peace, mayroon, baka po sabihin, oh, totoo ba yun? Okay. Yung pong rich man, ramdam niya yung kakilakilabot na sakit habang siya ay binabalot ng apoy na hindi naaapula. And then he saw Abraham far afar. Tumawag siya, humingi ng tulong. Sabi niya, Father Abraham, tulungan mo ako rito. Humingi ng tulong. Okay, narinig natin kanina yung kwento. At naalala rin niya, ito po kasi, pinapakita natin yung ating lahat ng senses. Ano po? Naalala niya yung kanyang limang kapatid na kapag hindi sila mapapaalalahanan, ay sila ay patungo din doon sa unimaginable pain in fire. At bukod pa ron, nandun yung ligalig sa kanyang puso at kaisipan habang siya ay nilalamon ng apoy ngunit hindi na ubos-ubos yung kaisipan, yung kakilakilabot na mangyayari sa kanyang limang kapatid pa na hahantong sa kanilang eternal destiny at magsama-sama sila ron. Just imagine, this bothering thoughts has added to the torment that he was already experiencing. Isip-isipin po natin yun. Ano po? Ibig sabihin talagang walang pahinga. Kuminsan po, anong araw pa, nag-i-imagine ako kung paano po mararamdaman ang tao na sa impyerno. Eh. At minsan po ay may mga batang tinuturoan ko ay sabi ko, pakilagay mo nga yung daliri mo, yung kalingkingan mo sa kandila. Nung inilagay niya, hinawakan ko para hindi makabitaw. Iyak yung bata. How much more? Buong-buo nilalamon ka ng apoy, hindi ka nauubos, and that is forever and ever and ever and ever. Ang hirap pong isipin. At nararamdaman mo lahat. Maaalala mo yung mga naiwan mo sa buhay. Sama-sama na lahat. Hindi ko pong maubos maisip yung sarili ko noon na ginagawang joke ito. Kaya ako mismo nangingilabot pag naalala ko yung kalukuhan ko nung araw. Second, the reality of heaven. Nandun po yung sa verse 22 at 25. Ito hindi natin pakakahabaan dahil ito ay dudugtungan natin mamaya. Ano po? Siguro, basahin natin. Sige. Now, the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom and the rich man also died and was buried. So 25, but Abraham said, child, remember that during your life you received good things and likewise Lazarus bad things. But now he is being comforted here and you are in agony. Place of comfort, this heaven. At yung ginamit po dito na Abraham's bosom or Abraham's side is the same as paradise which was mentioned by the Lord to the criminal at his side nung siya ay nasa krus. At pareho rin po nung third heaven na binanggit ni Paul sa 2 Corinthians 12 verses 3 to 8 as the dwelling place of God. It is a place of eternal bliss wherein God wants us to be with. Yun lang ang gusto ng Diyos na patutunguhan natin. Kasi, we were created for that purpose. To be with Him for all eternity in His eternal kingdom. And number three, the reality of hell and the horrible torment therein. Totoo ang impyerno. Verses 23 and 24. Sige po, basahin. Nahihirapan ako. Pasahin sana po kayo. Hindi ako pakapaggamit ng Bible po dito dahil yung mga Bible natin ang alilit, hindi na po kaya ng mata ko.
Maniwala kayo yung Bible ko sa bahay kasi laki po ng cabinet na parador. Hindi ko madala. So, ganyan po. Tatanda rin po kayo, malalaman niyo sinasabi ko. You know what? Hindi na po ako nagpapatawa sa pulpito eh. Bakit ngayon ginagawa ko ito? I couldn't imagine myself. So, ito po yung reality of hell na binanggit dito, yung Hades po na binanggit, binanggit ng Panginoon, a temporary abode for those who died and did not surrender their lives to the Lordship of Jesus Christ. They would be there, nandun po sila, in the temporary enormous pit of fire until the great white throne judgment, wherein they will receive the pronouncement of the Lord that they deserve eternal punishment in the eternal lake of fire. Binanggit po ng Revelation chapter 30, verses 11 to 15. So, pakibasa na lang po. And this is the second death, as mentioned in Revelation 21, verse 8. Totoo. Hell is mentioned in the Bible many times by the Lord. Binanggit niya sa Matthew chapter 5, verse 22, Matthew 5, verses 29 and 30, Matthew chapter 10, verse 28. Marami pang iba. Diyan lang, just to give an example. That's why to reject the reality of hell is to ignore it or to take it for granted is as worse as ignoring the reality of heaven and of God. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. May impyerno. Baliwalain mo. E di wala rin Diyos. Kasi siyang gumawa ng impyerno. And we go to number 4. There is no more second chance after physical death. Noong pong araw, panahon namin, hindi ko alam ko, meron po akong kaedad dito. May iawitin po noon, one more chance. Baka po, meron pa nakakaalam dyan. Ano po? Huwag niyo pakakanta sa akin, sindonado po ako. No more second chance after the physical death. Kaya po, hindi maaring maging totoo ang ipinangaral ng mga relihiyon tungkol sa chance pa pagkatapos ng buhay dito. Hebrews, yung binanggit ng verse 29 at saka Hebrews 9:27. For it is as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment right away. Pagkatapos ng huling hininga dito sa lupa, ay may kahatulan na ang Panginoon. And you go directly where you belong. That's why it is senseless and foolishness to pray for the dead. At ito po yung pangkaraniwang makikita nating tanawin dito sa Pilipinas. Yung mga tao po na naniniwala na pwede mong ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga matay, wala pong kaunawaan sa katuruan ng Bible. That's one thing sure. Ito rin ang malinaw na patunay na hindi rin sila naniniwala ng totoo sa Diyos. Because they reject or they ignore the Word of God, which is only the only basis of all truth. Ganun po kasimple. Ganun ka-practical yung kaunawaan po dito. Tawag sila ng tawag sa Diyos, ipinapanalangin yung patay. Eh di, hindi sila naniniwala sa Bible. Kung hindi naniniwala sa Bible, hindi po naniniwala sa Diyos. As simple as that. Just think about the life of the rich man doon sa kwento ng Panginoong Jesus. Hindi po binanggit ng Panginoon dito na yung mayamang lalaki na yon ay masamang tao according to the standard of the world. Walang binanggit dito. Makikita po natin. He was just another rich man enjoying the luxury of life and the luxury of his wealth and the material things being offered by this world. Ngayon po kasi,
ay iniuugnay palagian na ang mga pagkasagana ang material sa mundo ay pagpapala buhat sa Diyos. Na hindi naunawaan na karamihan ng mga nag-iisip ng ganon ay nalilin lang. Dahil ang mga bagay na binibigay ng mundo ay pakana ng Diablo upang tayo ay ilihis, ilayo sa focus natin sa Panginoon. Hindi po natin ibig sabihin na ang yumaman ay masama o kasalanan. No, that's not the point. But the point is, if we lose our focus on Jesus Christ and the life that He is offering us because of the things of this world, then we do not belong to the kingdom of God. Tigarito tayo sa lupa. Dito lang. Hindi binanggit. Nagpapasasala siya sa kayamanan niya. Ano po? At ganun pa man, the Bible has never mentioned that he had spent time for God and for his spiritual needs. Walang binanggit na siya ay masamang tao, pero walang binanggit na meron siyang oras para sa Panginoon. Maaring meron, kasi makakita po tayo ng maraming taong ganito, na sa pag-aakala nila na sila ay may oras sa Panginoon, nagsisimba sila pag Linggo. Hindi po katibayan na ang pagsisimba nung araw po, nung hindi po ako Kristiyano, pag-araw ng Linggo mula umaga hanggang hapon, lilibutin ko lahat ng simbahan na pwede ko mapasok. At pagdating ng gabi, lilibutin ko rin lahat ng mga beer house na pwede kong pasukin. That's my life before. So, hindi po katibayan yun. Ano po? Hindi binanggit kung siya ay meron pa daw sa kanyang spiritual needs. Pero dito ay pagpapatunay na wala siyang concern sa kanyang spiritual future. At hindi ibig sabihin na yung mga tao nagsisimba ay walang concern sa spiritual future. Ngunit hindi nila iniisip o hindi sila humihingi ng kaunawaan sa Diyos kung papaano makakamit ang buhay na walang hanggan, kundi sunod lang sila sa daloy ng takbo ng kanilang relihiyon. Yung rich young man lumapit sa Panginoon nung gabi, na tinanong niya kung ano ang dapat pa niyang gawin upang siya ay makapasok sa kaharian. Alam na niya lahat, sinunod niya yung mga kautusan, pero alam niya may kulang pa. So, ito po yung problema. Kaya po, itong mayaman na lalaking ito, na walang concern sa kanya eternal future, pagkatapos ng buhay dito ay diretso sa apoy. On the other hand, Lazarus was a very poor man, a beggar, pulubi. But his life was totally entrusted to the Lord. Maaring hindi po natin nakita sa kwento na talaga ba na entrusted sa Lord? Yung kanya pangalan po kasing Lazarus, na ang ibig sabihin po ay God is my helper. At this indicates that his life is entrusted in the hands of God. Siyempre, hindi na po pinahaba siguro yung kwento. Hindi bibigyan ng pangalang ganun si Lazarus kung siya ay hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kung kaya't nung siya ay namatay, diretso siya sa paraiso. Hindi ko po alam kung nakikipag-ugnayan po ba tayo sa mga pulubi. Hindi ko alam kung binibigyan pansin po natin ng ating mga pulubi. Kasi po yung mga pulubi, gusgusin yung mga nasa kalye, hindi po natin alam eh. Baka sila yung may higit na magandang kalalagayan pagkatapos ng buhay na ito. In fact, minsan po noong kasagsagan ng pandemic ako ay lumabas at meron po ako nakita na isang pulubi na nakahandu sa isang gilid ng kalye. At noong nakita ko po doon, ay matamang-tama, meron pong ano doon, merong tindahan doon. Binilang ko po siya ng pagkain at pagkatapos tinanong ko, "Kuya, kinuya ko pero mas bata, kilala mo ba ang Diyos?" "Oo, po naman." "Sino ang Diyos mo?"
si Jesus Christ. So nagkwentuhan kami. Hindi siya nanghihingi. Kaya, pagdating po sa aharian ng Diyos, pare-pareho na po lahat. Walang pwedeng ipagmalaki yung mga yung mga may magagandang status na buhay dito sa lupa. Walang pakialam ang Diyos doon. He looks at the heart. He doesn't care who you are on earth. He cares for what is in the heart. He cares for those who listen to His message and surrender their lives to Him. And that message is for everyone to hear. Iyon po yung mahalagang katotohanan na dapat po natin maunawaan. Let's go to number 5. The impossibility of the dead communicating with the living. Okay, ayan binanggit ng verse 26. Ano po? Ito po yung nakakaano po rito eh. Sabi nga ni Abraham, and besides all this, between us and you, there is a great chasm fixed that those who wish to come over from here to you will not be able to that none may cross over from there to us. Hindi na pwedeng makaalis. Hindi pwedeng makatakas. Sinabi na may napakaluwang na guwang na pagitan. Kaya po, ito pagpapakita sa atin, yung pinakita po rito yung condition ng buhay ni Lazarus at the rich man sa kabilang buhay. There was no way for anyone to get out of the place where they were confined. Walang makakaalis doon. There is no way for the dead to communicate with the living. Hindi na po pwede. Kahit na yung kabaliktaran nun, yung the living communicating with the dead, hindi na rin po pwede. In fact, the Word of God condemns it. If ever there is a claim of appearance of the dead person, yun po ay mga evil spirits of tinatawag na familiar spirits trying to imitate the profile of the dead persons to deceive the living. Dinadaya po tayo. In fact, hindi nga sila nakakapagpakita rin sa mga sa lahat ng tao eh. Pinipili niyo kaya lang pagpakitaan eh. Mula po nung maliit ako, naghahanap ako ng multo, wala po ako makita. Wala pong biro. Pag sinabing ko saan na merong lumalabas sa multo, pinupuntahan ko po kahit ng bata ako hanggang sa lumaki ako. I don't know why. Ba't yung iba nakakita? Sa Japan po, napakarami po evil spirits. Grabe, halos lahat ng bahay luma. Merong kasama sa bahay. At marami pong beses naranasan po ron na magtaboy ng masamang espiritu. At may iba nagwawala. Hindi po pwedeng multo nung namatay, kundi evil spirits po. Kaya po yun ang malungkot na kilalagayin po eh. Hindi pwede. Condemned by the Bible. Mahaba po kung titingnan natin ito. Kung ang katotohanan ito, pero panlilin lang po ito. Kaya po nakakalungkot po mga Pilipino at may mga nakikita ko na nagsasabing sila'y Kristiyano. Tapos sasabihin, Daddy, happy birthday in heaven. Uy, may birthday pa pala sa heaven. Ano po? Pagkatapos ng buhay dito, tapos na. Putol na. Whether you are in heaven or you are in hell, tapos na yung chapter ng buhay mo rito. Ang problema po lahat na lang na namatay, RIP, rest in peace. Are you sure? Kilala na mga tao nakakilala sa kanya kung saan siya po atong, pero lahat po tayo. Presumption po lahat ito. Yun po yung, yung iba nananalangin, Christians daw. Papa, gabayan mo kami ha, pag kami nanay, pinapalaki mga anak mo. Magpapagabay ka dun sa multo. Nakikita mo naman ang kalalagayan namin, Papa, Mama. Nonsense thinking. In fact, the Bible says this is necromancy, pakikipag-usap
sa mga patay and being condemned by the Lord. And in fact, this is another form of idolatry. Nananalangin ka rin eh. Humihinga ka ng gabay, may kinatulong doon sa kaluluwa. Ganito po kasi ang buhay sa Japan. Would you believe that in Japan, the Japanese people in general have around more or less 8,000 gods. Hindi ni sila mismo, hindi nila kilala yung mga gods nila. Kaya kung sino-sino ang kanila mga sinasamba, kung sino-sino ang kanila mga tinatawagan, yan po yung kanilang kalalagayan. Bukod po doon, doon sa kanilang pagsamba, wala po silang images, totoo po yun, wala. Pero hindi nila kung sino sinasamba nila. At bukod pa doon, kapag may namatay sila, namatay sa kanilang pamilya, lalo na kung magulang, bahagi po nung buto after cremation ay ilalagay sa jar at pagkatapos gagawa ng altar sa bahay at tuwing sa kanila ay meron din po silang All Saints Day or All Souls Day na ang tawag doon ay ubong, yun ay sasamba sila doon ang buong family. Karaniwan yung buto na yun ay nandoon sa panganay ng pamilya. Sasambahin nila yun. At pabibindisyonan din sa kanilang pare. At yun ay malaking halaga. Mga 7 hanggang 8 lapad babayaran. Yan. Ganun po nangyayari. And ang problema po, kahit Pilipino, ganun pa rin. Hindi nga tayo naglalagay ng buto ng altar, pero ganun pa rin. Tumatawag tayo, sumasamba. It's idolatry. Plain idolatry. Kaya po, yun po'y malungkot. Pagtawag sa mga namatay. Dito po sa kwento ng Panginoon, makita po natin, it is very clear that there is no way for the spirits confined in hell to get out from their eternal punishment, even a single moment. Hindi po po pwede. Pasensya na po kayo. Gasgas na po ang lalamunan ko. In the same way po, yung mga nag-i-enjoy na ng eternal bliss sa kaharian ng Diyos, hindi na po sila maaring istorbohin pa sa walang hanggan. Ano po? Imagine mo, istorbohin mo sila ron eh. Perfect peace, perfect joy. Pagkatapos guguluhin mo. I cannot imagine. In hell, man does not only possess complete senses. Yung kanina yung sila, yung rich man, ano po? Sa impyerno po ito, ha? But they have a clear memory of their earthly life. At yung clear memory nilang kanilang earthly life that makes them continually suffer spiritual, physical, mental, emotional torture forever and ever. So lahat na. Eh dito nga, yung tao walang sakit pero pag emotionally bothered siya, talagang nadidepress. Eh how much more kung lahat? Kaya po marami nagpapakamatay. Iyon po yung nagiging problema. Eh, mas morandong ka sa walang hanggan. Ganun po ang iyong kalalagayan. Kaya po hindi simpleng pagdurusa. Sa kabilang dako si Lazarus, taglay pa rin niya lahat yung kanyang senses bukod sa isa. Wala na po yung kanyang memory sa mga bagay na panlupa. Hindi na pwede. Ito po yung gusto kong sabihin kanina. Kasi kung meron, ano po, hindi niya mararanasan yung eternal joy at eternal peace. Yung perfect peace, perfect joy beyond human understanding. Hindi ba ang sarap pakinggan? Meron bang tao pwede magsabi na ganun? Dito sa lupa? I don't think so. I can challenge anyone who could say, payapa ako dito. Wala akong kahit anong problema. Perfect. Hindi ko po alam kung mayroong ganun. Maisip mo lang yung taong nambuisit sa'yo ng isang araw. Init na ulo. No?
Maisip mo lang yun ng utang sa'yo na hindi nagbabayad. Ala-ala. Eh, ano? Yun po ang dahilan kung bakit yung pong mga totoong ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa Panginoon Jesus na gaya ni Lazarus, hindi na po makakaranas ng kahit na anong sorrow, pain ng mga tao dito sa lupa. They are enjoying perfect peace, perfect joy, and blissful life in the presence of the Lord. Imaginin po natin yun. Ano po? Hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Kung paano pong hindi kayang arukin ng ating kaisipan yung kakilakilabot na kalalagayan sa walang hanggang dagat-dagatang apoy, ganun din po na hindi kayang arukin ng ating kaisipan yung walang kapantay na kalwalatian, kapayapaan, kagalakan sa kaharian ng Diyos. Alam po niyo, kung nananalangin po tayo yung totoo, we are seeking the face of God, pag pinadama niya yung dantay ng kanyang kalwalatian, grabe po kahit single moment lang. How much more kung kaharap natin siya for all eternity? Hindi ko po alam kung nararanasan natin to sa panalangin. Pero I'm just telling you, hindi mo ipagpapalit ang single moment sa presensya ng Diyos sa kahit na anong kaligayahan dito sa mundo. Kaya po yung totoong kabahagi na nawalang hanggang kaharian ng Diyos, hindi na siya nagdi-desire pa ng mga bagay na dinudulot ng daigdig na ito. It doesn't mean to say, hindi na tayo pwede mag-possess. Kasi ang Diyos nagpapala depending on His will and on His term. Hindi tayo nagdi-desire. May mga Kristiyano pinagpapala ng Diyos for a purpose. That they may become channels of God's blessings. Hindi para magpasasa. Like the rich man. Pero hindi na yun ang primary objective ng buhay ng isang taong tigilangit. And that's a problem with most people today. First problem, they want heaven, but they don't want to submit their lives to the sovereign authority of and lordship of Jesus Christ. Lahat naman gusto ng langit eh. Pero ano mangyayari? Yung will pa rin, my will. Gusto niya, yung gusto niya ay sundin ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, kaya ho popular si Santa Claus. Ano po? Hindi mo nga maintindihan? Lalaki pagkatapos Santa, mayroon palang ganun. No? Kaya popular eh, kasi binibigay niya raw. Ayaw ko. Yun ang gusto ng tao. Second, they want heaven. But at the same time, all the more that they want the world and the enjoyment of material things in this world. Yung mga inihahandog ng mundong ito. Let's read 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Ito pa ulit-ulit po, parang para po akong siramplaka dito. Kasi kinakailangan ulit-ulitin eh. Paalalay gamot sa mga taong nananadyang makalimot. Ano po? Wala ba tayo dyan? 1 John 2, 15 and 16? Wala? Sorry. Hindi ko mamiriyado yung buo. Baka, do not love the world, sabi niya, and the things of this world. Halaga? Wala? So, ang point lamang dito, the world and everything that is in the world is not from the Father, but from this world. Maring hindi po eksakto yung pagkakaano. Pasensya na po kayo kung may edad na kayo mahirap na mag-memorize. Kaya po, malungkot. And next one, they claim that they love the Lord, but all the more they love the world, which is under the power of the evil one. Ito po, yung kapatid ng 1 John 2, 15 and 16, James 4, 4. Grabe po yung salita ni James dito. Mga taksil
o mga salawahan, you adulterer. Don't you know that the friendship with the world is an enmity with God? Mahal mo ang mundo, kaaway mo Diyos. Kaya po ang mga tao, gusto nila Panginoon, yung isang kamay tumatawag sa Panginoon, I love you Lord, yung isang kamay nakahawak sa mundo. Kaya po may awitin nung araw na Tagalog para sa mga lalaking palikero. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Imposible. It is the same thing. It is either the Lord or the world. Maybe God will give you a piece of the world in His terms for a purpose. But if your heart is in this world, then you do not belong to the kingdom of God. It is as simple as that. Kaya po malungkot ang buhay nating mga Pilipino. Sabay, hindi lang naman po mga Pilipino. Kaya lamang po, Pilipino po tayo. Kaya ito po yung pinag-uukulan natin ng pansin dahil tayo nagmamalaki na Christian country po tayo. Ano po? Pero yung mga ibang Christian countries like America po ay halos nauubos na po yung totoong Kristiyano. Kaya po, so many people today are living their lives contrary to God's will and contrary to God's way or just enjoying a rebellious life. Pero they are not bothered. Hindi sila naliligalig. Okay lang sa kanila. Why? They are so preoccupied by the affairs of this world and indulging in everything that the material world offers. Kapag ikaw ay libang na libang. Teka, may ibang Bisaya po ba rito? Ah, kasi yung libang, iba sa Bisaya. Tagalog to ha, kapatid. Kapag libang na libang ka sa mundo, na-enjoy mo mundo, hindi nila alam, huwag na natin sabihin. Na-enjoy mo mundo, pag gano'n ang nangyayari po, ay talagang may problema ang tao. Dahil dito lang ang puso, gaya po nung mayaman sa kwento ng Panginoon. They claim to know God. But the influence of the evil world, the pleasures and attractions of the material things dominate their hearts. Yun ang laman ng kanilang puso. Kahit na Lord sila ng Lord. Hindi po totoo yun. Marami mga mayayaman sa church. At mayroong mga mayayaman na talagang buong pagpapakumbaba sa Panginoon, ngunit marami ang mayayaman sa church. Huwag na natin banggitin yung mga hindi yung mga wala sa church. Na ang kanila lagi pinapanalangin ay lumago yung kanilang negosyo. Dahil kapag lumago, sila'y magbibigay ng ikapo. Pag hindi lalago, hindi ka magbibigay ng ikapo mo. There must be problem. So ano ibig sabihin? Ang love nila sa mundo. Yan po yung problema. And here's something to ponder upon. May mga tao po na naniniwala silang sila'y Kristiyano dahil sinasabi nila sila ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoon Jesus. Dumadalo sa mga pagtitipon ng pananambahan involved sa mga Christian activities. Ngunit sa kanilang private life, they are also engaged in worldly activities contrary to the holiness of God. Marami po akong nakitang ganito. Mula nung dumating po ako sa Pilipinas, ganito na pala ang Kristyanismo sa ating bansa. Lungkot na lungkot po ako. Yung iba po, they are supposedly active sa active Christian church. Doon sa mga churches na kinilang kinabibilangan. Pero ang desire nila sa mga material na bagay, ang kanilang mga desire, doon po nakatuon na pareho lang ng mga tao ng mundo. Actually, mga Kristiyano po, magbe-birthday, ang ipupost doon yung kanilang GCash number. Ang dami pong ganun. Nakakalungkot po, pati mga ibang pastor.
Yun. I cannot imagine. Diba? Active sa mga ano? Sa mga Christian activities sa church. Nakakalungkot masabihin. Ito yung actual scenario sa maraming churches ngayon, panahon na ito. Proving that we are truly living in the last days. Hindi naman na kailangan i-prove pa ito. Sinabi na ng Panginoon long time ago. Sinabi na niya sa Matthew 13. Ano? Sa loob ng church, ang kanyang illustration ay yung parable of the wheat and the tares. Sa loob ng church, doon sa itinanim, pinatanim nung isang may-ari ng lupa, nagtanim ng trigo at kinagabihan ang kaaway, nagtanim ng damo na mukhang trigo. At yun ay paglalarawan na sa loob ng Christian church ay may mga totoong trigo at damo na mukhang trigo. Totoong Kristiyano at mga mukhang Kristiyano lang. Ginagawa rin yun the same thing as the Christians do. Umaawit, tataas ng kamay, paluhod-luhod, maaaring paiyak-iyak. Dami ko na nakita ang ganito. Ano? Pag-araw ng Linggo, magpapray over sa harap, tutumba, iyak ng iyak, kagulgol, Linggo-Linggo, nandun pa rin. Paulit-ulit. Ano ba babago? At yun po yung malungkot. Sinasabi ko lang po ito, it's one thing for us to try to re-examine ourselves. Kasi maaaring hindi po natin alam. Kaya po mayroon sa awit na sa aklat ng awit na search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. Kasi kung minsan hindi natin kilala ang sarili natin hanggat sa hindi ipinapakita ng Panginoon sa atin ang katotohanan. I've been in this kind of situation before. And even during the pandemic, pakasagsagan po ng pandemic, I have had so many realizations in life at nakita ko ang dami kong kapalpakan. Ang daming kinakailangang baguhin, ang daming kinakailangang pagsisihan. At kinakailangang ituwid. If we are true Christians, the Lord through the Holy Spirit is guiding us through the path of holiness. Pabawas ng pabawas ang kasalanan. Hindi paulit ng paulit ng paulit. And we don't even realize most of the time dahil tayo ay nadadala sa agos ng panahon. Yun po yung picture, yung karaniwan nangyayari sa atin. So, yan po yung kalalagayan sa loob ng church. Yung bright, okay, let's go to the bright side of the story. Yung buhay po ni Lazarus. Lazarus is a picture of a person who does not care much about the condition of his earthly life because his main concern is his eternity in the kingdom of God. Sipin po natin. Grabe yung kwento eh. Wala siya makain. Naghihintay lang na malaglag sa doon sa hapagkainan ng mayaman. O di kaya mga itatapon ng mga mayayaman. Kasi po pag may tira-tira nung panahon na yun, at talagang tinatapon para sa mga aso. Kaya kaagaw ni Lazarus yung mga aso sa pagkain. Eh wala na makain yung aso kasi kinain na lahat ni Lazarus. Kaya dinidilaan na lang yung kanyang galis. Hindi, imagination ko lang po yun. Pero maaaring ganun. Ano po? Pero totoo, dinidilaan ang kanyang mga galis. Ito yung sitwasyon niya. Wala siyang pakialam bakit po. Kasi ang main concern niya ay ang kaharian ng Diyos na kanyang patutunguhan. Alam niyo, parang pag tinignan natin itong kwento na mabuti, parang napaka-extreme naman ng illustration ng Panginoon yung kwento niyang ito. Paglalarawan ng isang taong ang main concern ay kaharian ng Diyos at isang tao na
ginugugol ang kanyang buhay sa mga bagay ng mundo. Parang sobra, both sides, extreme po eh. Ano po? Hindi naman lahat na mayayaman masama eh. At hindi lahat na mahihirap ay mabuti. Pero kung tila baga extreme po ito, ito po ay gusto lang po niya marahil iparealize sa atin ang katotohanan na, na ganito kahalaga ang kanyang main concern, which is eternity. But dahil po, that eternity is an irreversible condition. Na kapag hindi po natin pinahalagahan ang warning at katuruan ng Bible, hindi na maaring mabago yung ating kalalagayan after this life. Kaya po ang tindi ng kanyang illustration. Actually, it's not just an illustration. May pangalan eh. Nandun si Lazarus. So maaring extreme pero pinapakita niya napakahalaga. Ang kanyang pinakamahalagang concern ay yung ating buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. And this life is just a preparation for the life that is in eternity. Preparasyon lang po ito. Kaya po nakakalungkot. Pati yung mga matatanda na ay sobra pang sabik na magkamal ng maraming kayamanan at ari-arian. I cannot understand. Maraming mga Kristiyano na yung pa rin ang kanilang gusto. Bili ng bili ng mga ari-arian. Masama ba? Hindi naman masama. Pero what's your purpose? What's your motive? What's your main desire in life? Main concern ng Panginoon ang ating walang hanggan. May we be continually reminded that there's no more second chance after this life. Basahin po natin 2 Peter chapter 3. Meron tayo. Verses 3 to 8. Chapter 3 verses 8 to 9, I mean. Ito po ang ganda. Intindihin po natin mabuti. But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years. And 1,000 years like one day. The Lord is not slow about His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for anyone to perish, but for all to come to repentance. Madalas po narinig ko sa mga kaibigan kong pilosopo nung araw. Ang tagal ng panahon na sinasabi niyo, darating ng Panginoon, tumanda na ako't lahat eh. Wala pa naman. Eh, di lang iniintindi. Ayaw ng Panginoon kung maaari. Ini-extend niya yung oras. Wala nang pagkakaya. He is not bound by time. Pareho lang. Isang araw, isang libong araw. Pareho lang sa kanya. Walang pagkakaiba. Kasi binibigyan niya ng pagkakataon lahat na marinig ang mensahe ng kaligtasan. At yung iba pa ulit-ulit na narinig, ngunit patuloy na binibigyan pa rin ng chance. The mere fact that you are still here, that means to say that God is giving you this chance and His grace is flowing upon the life of each one who is here. The grace to understand and to accept that there's no other way but a life that is fully surrendered to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Yun lang. Kaya po, nagtitis. Kaya po, gaya po ng ating title, the big question, where are you bound for? Saan ka patungo? Saan ang hantungan mo? Alam mo ba kung saan ka tutungo pagkatapos ng buhay na ito? Doon po sa mga first time na makarinig po ng mensahe ng salita ng Diyos. O di kaya nakarinig na, ngunit pinagsawalang bahala. Kagaya ko noon, maraming pagkakataon po na narinig ko noon, pinagsawalang bahala ako. But today, narinig niyo ulit. This is the moment na pinagkaloob ng Diyos
for each one of you to take heed the time that you have heard the message from the Word of God. Binigyan niya ng pagkakataon na tumugon sa kanyang panawagan at isuko ang iyong buhay, ang iyong walang hanggan sa kanyang mga kamay. Yung iba po, if you've been listening to the message of the Word, from the Word of God for quite a time, paulit-ulit na, ngunit hindi tumitimo sa ating puso. Let's all pray na dumaloy ang kasaganaan ng biyaya at kahabagan sa inyong mga buhay upang sa pagkakataong ito ay gisingin niya ang ating patay na kaluluwa. Kung hindi ka sure sa iyong final destiny, kahit na paulit-ulit ka nakikinig, but the mere fact that you keep on coming and attending worship gatherings, this is because the grace of God is continually flowing upon your life. Binibigay niya yung chance, gaya na sinabi ng ating Benas of 1 Peter chapter 3. Then this might be your time. This might be your day to commit and surrender your life to the Lord Jesus Christ. Baka ito na yung panahon. Admit your hypocrisy. Nagkukunwa. May mga ganun po eh. I know. Makinig po tayo sa pagkalabit ng banal na espiritu sa ating mga puso. There are those who have rebellious heart. This is your time to acknowledge and repent from all your sins. The Lord demands no less than total and undivided heart surrendered to Him. Yun ang kailangan ng Diyos. Hindi pwede magsalawaan. Now, if you claim to be a Christian, you've been here for quite a time, but there are times you are not serious with our relationship with the Lord, not with activities, but with the Lord. There are Christians who are so much concerned with church activities, but only activities. I have seen this in so many churches and mainline denominations. You might be busy doing something in the kingdom of God, but not really busy with the Lord. May mga ganong pagkakataon po. Sa Brunei po ay meron po tayo mga kapatiran na naglilingkod mismo dun sa loob ng kaharian, dun sa mismong palasyo ng hari, ng sultan ng Brunei. At sila'y nakakatanggap ng mga material blessings mula doon sa sultan. Pero hindi nila kilala ang sultan. Naglilingkod lang sila. It's the same thing sometimes in our case. May mga ganun. Akala lang natin. At may mga inabot ng mga ilang taon na pagkatapos noon katagalan na realize, hindi siya totoo nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. We don't know. Only God knows your hearts. And only God knows our hearts. That's why it's high time for us to open our hearts today with all humility, seeking the grace and mercy of God. There's no more time to play around with this world and with the devil. It's either we belong to the kingdom of God or we belong to earth. And if we belong to earth, we do not belong to the kingdom of God. Our main concern in this present life is not to be happy. Ito yung main concern ng lahat ng tao eh.
Gusto ko lang naman lumigaya. Walang totoong kaligayahan di sa mundo. Kapirasong pahiram na kaligayahan. Pansamantala. Walang pansamantagal. We're not here to enjoy this material world outside the will of God. But we are here to entrust our entire life in the hands of our Lord Jesus Christ and let Him prepare us for the glorious eternity in His kingdom. Yun ang gusto ng Panginoon. That's why I want to leave sa ating pagtatapos. I want to leave the message of Romans chapter 14, verse 17. Gusto ko mong ipaalala sa atin kung tayo po ay nagtatampisaw pa sa mundong ito o ang ating main interest ay ang mga bagay ng sanlibutan. Romans 14 verse 17 says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong iyoko ang ating mga ulo. Gaya po nung aking sinabi kanina. Unahin ko na po yung mga matatagal ng Kristiyano. Ngunit tayo po ay tayo mismo hindi natin alam na tayo ay maligamgam. Nasabi ng Panginoon sa aklat ng Revelation, "Because you are neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." Ang gusto ng Panginoon ay extreme tayo mainit o extreme na malamig, na ibig sabihin ay all out tayo sa Kanya. And this is the moment of truth. Let the Holy Spirit talk to each one of us. And please respond silently to Him. Panginoon, sa inyong harapan po lantad ang aming mga puso. Marami pong pagkakataong, Panginoon, hindi namin lubos na kilala ang aming mga sarili at laman ng aming mga puso sapagkat tanging Ikaw ang nakakaalam. Gaya na sinabi niyo, ang inyong salita, mandaraya ang aming mga puso. Ilantad po niyo sa amin ang katotohanan. Panginoon, nais po namin na lubus-lubusan po na amin pong ipagkaloob ang aming buong buhay sa iyo. Ang aming puso, ang aming kaisipan, aming buong katauhan. Angkinin mo, Panginoon. Father, we ask for the help of the Holy Spirit to empower your people that they may be filled with power to continually pursue holiness in their life, na matutunan namin itakwil ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong paningin. At amin pong tahakin ang landas tungo sa kabanalan sa pamagitan ng iyong gabay, patnubay at kapangyarihan ng Banal Espiritu. Bawat araw, Panginoon, padama mo sa amin. Ipaalala mo sa amin ito. Doon po sa mga nakarinig na maraming beses. Ngunit hindi nagsasawalang bahala. At doon po sa mga first time na makarinig na mensahe. This is your moment. I believe that this is another chance, or this could be the last chance that the Lord is giving us, that His grace and mercy may come upon your life. Kung ito po ang inyong kalalagayan ngayon, hindi kayo nakatitiyak, hindi ninyo alam, o unang pagkakataon narinig po nyo salita ng Panginoon.
sa inyong kinaroroonan, buksan po natin ang puso, buong pagpapakumbaba na dumulog sa kanyang banal na presensya. At hinihiling ko po na sumunod kayo sa akin sa panalangin. Sambitin po ninyo ang panalangin ito, hindi lamang dahil naririnig niyo mula sa akin, kundi panalangin nagmumula sa inyong puso, bukal sa inyong puso. Panalangin ng pagsuko sa kanyang panawagan. Ariin niyo sariling panalangin. Sige po, sumunod kayo sa akin. Sambitin po natin ito bilang patunay ng makatotohanang pagsuko natin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumunod po tayo. Dumudulog po ako sa inyong harapan. Sa inyong presensya. At nagpapakumbaba. Tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko po na ako'y nagkunwari sa mahabang panahon. Tinatanggap ko po na namuhay ako na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Ngunit sa mga sandaling ito, dumudulog ako sa iyo. Hinihingi ang iyong biyaya at kahabagan na padadaluyin mo sa aking puso. Tumutugon po ako, Panginoon, sa pagtawag mo sa akin upang mamulat sa katotohanan na mula sa iyo at maging kabahagi ng iyong walang hanggang kaharian. Panginoong Hesus, salamat po sa ginawa mo sa akin. Ako na hindi karapat-dapat, ngunit pinaging karapat-dapat ng iyong pag-ibig. Hindi ko maubos maisipin ang katotohanang ito, ang kahabagan mo, Panginoon, na hindi kayang arukin ng aking kaisipan. Kaya tumutugon po ako, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang lahat-lahat ng akin, ang buhay ko sa walang hanggan, inilalagak ko sa iyong mapagpalang kamay. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ako ay mamumuhay ayon sa iyong kalooban. Ako po ay magpapagabay sa bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Panginoon, samahan mo ako hanggang sa huli. Gabayan mo ang landas na aking tinatahak. Hinihingi ko rin po sa mga sandaling ito ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa aking buhay, upang makayanan ko na tahakin ang landas ng kabanalan. At sa bandang huli, makasama mo sa iyong walang hanggang kaharian. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Manatili po tayong lakayo. Let's just keep silent. I would like to pray for you. Aming Ama, maraming salamat po. Muli, Panginoon, pinatunayan mo na ikaw ang Diyos ng lahat ng kahabagan at biyaya. Salamat po sa mga sandaling ito, Panginoon, na patuloy mong ipinapadamang katotohanan na tanging ikaw at wala nang iba ang aming pag-asa. Salamat po, Panginoon,
sa pagtawag mo sa buhay ng bawat isa, ninanais mo na maging kabahagi ng iyong walang hanggang kaharian. Salamat po, Panginoon, sa paghaplos ng Banal Espiritu sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po, Diyos, na sa mga sandaling ito, iniyahayag mo, Diyos, ang iyong kalwalatian sa aming kalagitnaan. At sa buhay po ng aming mga kapatid na nagsuko sa iyo, Panginoon, hinihingi po namin, aming Ama, na manatili, Panginoon, ang iyong kabagan sa kanila hanggang sa huling sandali, sasamahan po ninyo, gagabayan niyo sila sa landas sa kanilang tinatahak. Panginoon, ipapaalala niyo palagi sa kanila na tanging ang iyong banal na salita ang pagmumulan ng aming kaalaman at katuruan. Magpapasakop sila sa iyong kalooban. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng pinakamabuti niyong palatuntunan para sa kanila. Gabayan po ninyo sila sa landas ng buhay at maranasan po nila ang kakaibang buhay ng lahat ng mga kabahagi sa iyong walang hanggang kaharian na kakaiba sa buhay ng mga tigalupa. Diyos, na sa kanilang buhay, makita ang iyong liwanag. Maitanghal si Kristo. Maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang anak mo. Nakabahagi ng gawain ito, Panginoon, na sila'y nananatili na matatag, o Diyos, dahil sa inyong biyaya at kahabagan sa kanila. Panginoon, maraming salamat po na kumikilos po kayo ng buong kalwalatian at kapangyarihan sa Gospel of Church, Gospel of Grace Church, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastor M at Pastor Ann, Panginoon, na ginagamit po ninyo upang gabayan at tanglawan ang landas na tinatahak ng inyong mga anak, Panginoon, ang inyong mga anak na ipinagkatiwala ninyo sa kanilang balikat. Panginoon, bigyan po ninyo sila ng higit pang kalakasan at kakayahan na maisakatuparan ang palatuntunan mo para sa Gospel of Grace Church, Panginoon. Na sa pamagitan po ng church na ito, O Diyos, magliwanag ang kapaligiran na kanilang kilalalagyan. Maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Makita po ang liwanag ni Kristo sa buong church at sa bawat isang anak mo. Aming Diyos, salamat po. Bigyan po ninyo, Panginoon, ng kakayahan ang bawat isa na ang kanilang mga buhay ay maging patutuo na ikaw na Diyos ng pag-ibig at ng Diyos ng lahat ng kalwalhatian at kapangyarihan ang kanilang sinasamba upang sa gayon maganap ang iyong eternal plan para sa iyong mga anak at para sa lugar na inyo pong pinaglagyan sa kanila. Salamat po, Diyos, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. God bless you all. Mga kapatid, tayo po ay panalangin natin si Pastor Joe bago po siya umuwi. Uuwi rin po siya ngayon pong hapon. Mag-lunch fellowship muna po tayo with him. Tapos po ay luluwas na po siya ng Manila. So can we just extend our hands towards Pastor Joe and let's just commit him in prayer to the Lord. Our loving Heavenly Father, maraming pong salamat sa lingkod po ninyo na ito, na inyo pong Lord God ginamit Lord Jesus sa aming pong mga puso at buhay sa umaga pong ito. Lord, tunay nga Panginoon, siya po ay inyo pong kinasihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa matapat na Lord, magkilos niyo po, Panginoon, sa kanilang dalawang mag-asawa ni Sister Auring, sa kanilang paninilbihan, sila'y hindi niyo po pinababayaan. Sila'y inyo pong patuloy, Lord God, na pinagginagabayan, Panginoon, binibigyan ng lakas, binibigyan, Panginoon, ng karunungan, Lord God, sa kanila pong pagmiministeryo, Panginoon. At Lord, indalangin po namin, Father God, na mag-umapo pa po
ang inyong biyaya sa buhay po nila. Father God, salamat, salamat Lord God. Panginoon at Lord, nakatikim kami, Panginoon, ng goodness po ninyo sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Joe at sa kanyang mensaheng hinatid. And Lord, we know, Father God, Lord God, na marami pa po, Panginoon, O Lord, ang Lord, nangangailangan, Panginoon, na makarinig ng inyong salita, Lord Jesus, at sa lugar kung saan siya po inyong nilagay at itinawag, Panginoon, sa Lifegiver, Fukui, Japan, Lord God, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi po ninyo, O Jesus, Lord God, kailanman iiwanan, Panginoon, ang gawain ninyo sa kanila. At sila'y patuloy po ninyo, O Jesus, na Lord, pabubungahin at Lord, palalawakin, Panginoon, O God, ang kanila pong extension, ang kanilang ministry, Lord, lalong-lalo na sa mga kababayan po namin sa Japan. Na ang kanilang mga asawa, mga anak, mga pamilya, Panginoon, Lord God, ay maabot, Panginoon, ng ministry na ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa aming pong mahal na pastor na si Pastor Joe. Salamat, Panginoong Jesus. And we pray, Father God, na Lord, pagkakalooban po ninyo ang kanilang church, Lord, ng marami pa pong mga manggagawa. Panginoon, magiging support at magiging katuwang, Panginoon, Lord, ni Pastor Joe, Panginoon, Father God, sa pagpapalaganap ng kaharian ninyo. We commit to you, Lord, ang kanya pong health, silang dalawa ni Sister O-Ring. Araw-araw, Lord God, ang health nila ay mula sa inyo. And we thank you that you are using every breath, every day, every time that they still have the strength, Lord Jesus, Lord, to honor your name. Lord, to minister to people. Thank you so much, Father God. Bless them, Lord God, tremendously. Lord Jesus, beyond what they can do, beyond what they can imagine, beyond, Lord God, what man can accomplish, we know, Lord God, that, Lord, you are able to do beyond what, Lord, beyond what their eyes can visualize. Salamat po, Lord, for this beautiful morning, Father God, that we have received your grace through the life of our dear Pastor Joe. Bless him, strengthen him. Lord, may your grace and mercy continue, Lord God, to be felt and manifested in his heart as he loves and worships you always. We love you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po. Mga kapatid, let's end with the song. Awitin natin yung In Christ Alone, My Hope is Found. Let's sing to the Lord. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith, this gift of there in the ground, his body lay.
of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of calls me home. Here in the power of Christ I stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Blessed Lord's Day, brothers and sisters. God bless you and see you all next Sunday. At sa atin pong midweek prayer watch. God bless po.